throughout our history. Your faithfulness has walked beside me. The winter storms made way for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Sing it out, help me remember. My love.
I could sing these songs as I often do. Every summer stand and you never do. With one voice we'll sing. So I throw my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got warm smiles, I've got just
again and again. 'Cause all that I have is your hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for my king, except for a heart singing hallelujah, so good, with every breath.
so good. With every breath that I am laying through, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, make this your prayer today. Today, Lord, we came here for you, Lord. You we came here, Lord, to offer our lives, Lord, as a pleasing sacrifice, Lord. Ang bawat awitin po, Lord, ay alay po namin, Panginoon, dahil sa lawak ng habag, kabutihan,
Lord, lawak, Panginoon, ng grasya mo sa aming mga buhay. Hindi kami basta umaawit lang sa lugar na to, Panginoon. Malalim po, Lord, ang pinanggagalingan ng pagtaas ng aming kamay. Lord, malalim, Panginoon, ang bawat panalangin. Malalim, Panginoon, Lord, ang bawat awitin. Ito po'y nanggagaling, Lord God, sa lalim ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ito po'y nanggagaling sa malalim naming pasasalamat, Lord, sa ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, nararapat ka, Lord, sa pinakamainam naming pagsamba. Palagi, Panginoon, palagi. Nararapat ka, Panginoon. Thank you, God, for this privilege, Lord, to enter your courts. Thank you, Lord. We are facing a holy God. We are facing a beautiful God who deserves our worship and praise. Lord, we love you. We love you. Ang dalangin ko po ngayon, Panginoon, Lord, ay napangiti ka namin, Lord. Napasaya ka namin ngayong oras pong ito. Salamat po sa presensya mo sa lugar na to, Lord. Your presence is a difference maker. Ito pong nagpapaiba sa lahat ng ginagawa namin dito, Panginoon. God, we give you the highest praise. We glorify you in this place. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Lahat ng mapanampalataya, magsabing Amen! Woo! Alam niyo po, kung puno ng pananampalataya yung pagsamba, yung awitin natin, sigurado nakangiti ngayon ng Panginoon sa'yo. Tuwang-tuwa po siya. Amen? Praise God, pwede bang pakisabi naman po sa katabi mo, lalo kang bumata, lalo kang gumanda, lalo kang gumwapo. Amen? Hindi po ba nakakaganda lalo, nakakagwapo yung presensya ni Lord? Pwede po ba minsan pasabihin mo naman sa katabi mo, mukha kang humble today. Amen. Sino po yung familiar sa word na dyslexia? Familiar po ba tayo sa word na dyslexia? Dyslexia is a learning disorder that involves difficulty reading. Sa meron pong, sa mga, lalo na bata, no, matitrace na po yan. Sa mga tao pong merong ganito, medyo nahihirapan po sila identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words, pagbibilang, pagbabasa, pagsusulat. Also called reading disability. Dyslexia affects areas of the brain that process language. Para mas madali po siguro nating maunawaan, tingnan natin yung picture, ayan, yung photo. Okay. Sa isang normal na tao po, ganito po yung comprehension, no? Ganito po tayo nagbabasa, tingin natin sa mga letters, numbers, ganyan. Ayan, nakakapagsulat. Sa isang tao pong may dyslexia, ganito. No, ang gulo. Sabog. Okay, hindi po maayos. No, labo-labo. Ayan, yun po yung, kaya walang comprehension. Kaya po kadalasan, they read and write backwards. Ayan, o kaya naman, pabaligtad po yung pagsulat, pagbasa, pinagbabaligtad yung B and D, di ba yung bis na dog, bog, naging ganon, animal, aminal, mga ganon po. And I believe po that religion is a learning disability. Amen. Religion is biblical dyslexia or spiritual dyslexia. Na ang relihiyon po, kaya may relihiyon kasi binabaligtad nilang sinasabi ng Bible. No po? It causes people to rearrange the words of the Bible. Example, sabi po, if you go and sin no more, I won't condemn you. Sounds familiar po, no? Parang familiar yan, but that's religion. Amen? Na pag inayos mo yung buhay mo, love ka ni God. Na ang resulta, ayusin mo muna yung buhay mo para hindi ka masunog sa simbahan. Nakakasunod po ba? And that's not the message of the Bible. Dahil sabi po sa John 8, 10 to 11, Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Accusers, yung mga accusers po niya. Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Amen? Baligtad po, no? No, sa relihiyon, sinasabi ay huwag kang magkasala at magpakabait ka muna para bless ka ni Lord, love ka ni Lord. Pero so, totoo lang po, ang sinasabi ng Panginoon ay hindi kita kinokondem, kaya huwag ka na magkasala. Magagawa mo na hindi magkasala kasi bibigyan po tayo ng tanlang lakas. Nakasunod po ba tayo? And that's the gospel. When God gives you the desire of your heart, you can be delighted in Him. Kadalasan po ganito yung ginagawa
No? Mga tao, pag sinagot ni Lord ang prayers ko, pag binigay niya yung mga hinihingi ko, paglilingkuran ko siya, Lord, anong gusto mo? Ibigay mo lang to, Lord. Ibibigay ko to para sa'yo. That's religion. Amen? Because ang sabi po sa Psalm 37:4, ito talaga yung sinabi ni David. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Put Him first. Know and enjoy Him first. No? At habang inuuna mo siya, binabago niya ang puso mo, ang desires mo, kinokorek niya, ang panalangin mo, hanggang siya na lang yung gusto mo at ang kalooban niya. Amen. In the end, naintindihan mo na siya lang pala yung totoo mong kailangan. Amen? That's the Bible. Repentance leads to the goodness of God. Okay? Magbagong buhay ka muna para maging mabait si Lord sa'yo, para i-bless ka niya. Ganun po ba yung sinasabi ng Bible? Hindi. Mukhang parang maganda. Sounds familiar, pero ang sabi po ng Bible, Romans 2:4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Mapaparepent ka, magbabago ka, dahil nararanasan mo na kahit nasasaktan mo si Lord, amen, nang pinagpapala ka pa rin niya, yung walang nagbabago, yung mabuti pa rin si Lord sa'yo, kaya magde-desisyon ka na niyan na hindi na siya sasaktan kasi sobrang buti niya sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Ito po, kadalasan naririnig natin, to believe, to see is to believe. To see is to believe. You will see and then you believe. Kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero alam naman po natin ang sinasabi ng Bible, no? To believe is to see. Matthew 9:28-29. When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, be it done to you." Amen? Maniwala ka, makikita mo. Manampalataya ka, mangyayari. Amen po? Praise God po. For by grace you have been saved through good works. Naligtas ako kasi ang dami kong ginawang maganda. That's not Paul. Hindi po si Paul nagsabi niyan. Dahil sa totoo lang po, ito yung sabi ng Bible. Ephesians 2:8-10. For by grace, you have been saved. Through? Dahil naniwala ka lang. And this is not your own doing. Wala ka may pagmamalaki. It is the gift of God. Not a result of works. So that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ano po nangyari? Na-save tayo by grace. Dahil naniwala tayo, and then, dahil po na kay Kristo na tayo, we can now do the good works planned for us long ago. Amen? Hindi po dahil dun sa good works, kaya tayo na-save. Amen po ba? And next po is, do not gratify the flesh, and you will walk in the Spirit. Parang tama eh, no? Parang napakainit mong Kristiyano kapag ka ganito ka. Amen? Pero that's not Paul. No. Ito po kasi ang sinasabi niya, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan, bawal to, bawal, iwasan mo to. Willpower na hindi na ma-fall sa temptation, lumayo ka di, don't touch this, don't touch that, para puspusin ka ni Lord. Close kayo ng Holy Spirit, holy ka. Sa totoo lang po sabi sa Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Alam niyo po yung ibig sabihin yan, surrender to the Holy Spirit and He will empower you to live a holy life. Amen? Hindi mo na talaga gagawin yan. Irerepeat yan or susubukan yan. Aayawan mo na yan. When you transfer the control of your lives from yourselves to God. Pag sumuko ka sa Panginoon. Amen? And I believe po, God wants to heal this learning disability in us. Tama po ba? Na minsan, nasa simbahan na tayo, followers na tayo ni Jesus Christ, pero dinadala pa rin natin yung relihiyon natin, nakasanayan natin mga obligation at requirements sa relasyon dapat natin sa Panginoon. Amen? The book of Galatians, sino po yung nakabasa na ng book of Galatians? Higher, higher! Higher! Kunti pa lang po. O sige po, okay lang. Kasi pwede nyo pong tapusin yan kahit mamaya bago kayo matulog. Ayan, kasi sobrang ikli lang po ng book of Galatians. Isa po yan sa mga binabasa natin this month, the book of Galatians. And ito po yung letter ni Apostle Paul to the Christians in Galatia, na karamihan po sa kanila si Paul po mismo ang nag-win. Okay? Kaso po dito sa letter na to, you're going to see how passionate Paul is. Hindi lang po basta passionate, indignant, may galit.
May galit po siya dun sa tono po ng pananalita niya, pagsulat niya dito sa mga tao, Christians in Galatia. May galit po eh. Bakit kaya? Dahil yung mga Christians na to who believed when Paul was with them, naniniwala sila kay Jesus, nananampalataya po sila kay Jesus, ay we're now believing something else. Iba na po yung sinasandalan nila. Hindi na pala sila kay Jesus, napaka-subtle po nito, hindi na pala sila kay Jesus nagtitiwala, kundi sa mga works po nila, or dun sa mga ginagawa nila. They wanna become, gusto po nila, nang ang nangyari po ay pinipilit nilang bumalik doon sa nakasanayan nilang relihiyon. Amen? Hindi na po sila kay Jesus naniniwala, hindi na nila napapansin na sa mga ginagawa na nila sila naniniwala. They started to believe that no better behavior makes you a better Christian, that Christianity is defined by what you do and don't do. So Paul wrote a whole letter reteaching the gospel. Tinuro po niya ulit yung gospel sa kanila to people who had already received it and believe it, but now abandoning it. So it was written for Christians, not pre-believers, not sinners. Kadalasan po, sino nag-a-agree na kadalasan sa ating mga Kristiyano, akala natin the gospel message is an introduction to Christianity. Yung gospel, para lang yan sa mga first-timers. Eh, hindi na namin kailangan marinig yan kasi para lang yan sa mga bago. Kami, after hearing that, pupunta na kami dun sa deep, more important stuff, deep stuff. Galatians teaches us po that the gospel isn't something just sinners need to hear. It's something Christians need to hear too. Kailangan po nating bumalik. Kailangan po nating naririnig lagi ang gospel. So what's the gospel? Ano po ba yung gospel na napaka-passionate ni Paul? No? Ito po yan. You are more sinful than you think. Napakalalim po ng corruption sa ating mga buhay. Punong-puno po tayo ng kahinaan. Makasalanan po tayong lahat. And self-help is no help at all. Hindi po natin kayang iligtas sa mga sarili natin kasi tayo yung problema. But more love than you know too. Na sobra-sobra, napakalalim po ng pag-ibig, habag, no, ng kabutihan, ng grasya ng Panginoon sa mga buhay natin. And we really have, all we really need to know is this. Kailangan po mas lumalim pa yung pagkakaunawa natin dito. It's the message that you are too wicked to solve your own problem. Hindi po tayo makawala doon eh. Hindi natin maligtas yung mga sarili natin. So God sent Jesus Christ. Binigay po niya si Jesus to pay the penalty of our sin. And right now, Jesus gave us an access to God. Kaya naman po may bagong relasyon tayo sa Panginoon. Malaya na tayo ngayon and we can now live for God. Amen? So we don't just need to hear this message and believe it one time. We need to keep believing it because it's the gospel that has the power to transform our lives. And if we ever move away from the gospel message and attempt to go deeper, kung aalis po tayo doon, no, nagre-risk po tayo na maniwala sa kung saan-saan, kung kani-kanino. And Jesus plus anything else is religious bondage. Amen? Akala po natin, niligtas na ako ng Panginoon, Lord, ngayon ako naman, pakikitaan kita kung paano. Minsan ganun tayo, Lord, kaya ko na to. Okay, nalaman natin na magandang balita pagkatapos nito, pagkatapos ng basic, dito na kami doon sa deeper, more important na mga teachings. No. Gospel pa rin po ang power na magpapabago sa atin, na magsusustain sa atin, at magdadala sa atin hanggang dulo. Amen? Na wala naman po tayong kailangang malaman pa na mas malalim, na mas importante, kailangan lang natin mas lumalim dun sa pagkakaunawa po natin sa magandang balita na tinanggap na natin. Amen? Ang sabi po ni Dick Kaufman, Christians think that we are saved by the gospel. That's right. Amen? But we grow by applying biblical principles. O ito na, after nito, next level, deeper level, to every area of our life. Kaya lang natin, kailangan ko na malaman to para umayos yung area ng ganito ng buhay ko. Siguro kailangan ko ng new teaching, kailangan ko ng new doctrine. But we are not just saved by the gospel. We grow by applying the gospel to every area of our life. Para mabago po yung bawat area ng buhay natin, gospel pa rin. Kahit yung pagdating natin sa tamang oras, gospel pa rin magpapabago niyan. Kahit dun sa disiplina, dun sa tithing, dun sa trabaho, at kahit ano pa pong area ng buhay natin, gospel pa rin po ang power na makakapagpabago sa atin. Do you agree? Amen? Kaya naman po, let me share a word entitled
preach the gospel to yourself every day. Preach, hindi mo po kailangan maging pastor. Huwag na po natin hintayin na mag-Sunday para marinig natin yung gospel. Or huwag natin hintayin yung mga Encounter God weekend para ma-remind tayo ng gospel. Tayo po mismo, kailangan bumabalik po tayo dun sa gano'ng kalawak ang habag ng Panginoon sa mga buhay natin. Nang kahit po yung pagtawag ngayong araw na to sa Kanya, hindi man natin deserve. Nasasagutin niya tayo. Amen. Pero pwede po tayong lumapit. Bakit? Dahil sa gospel. Dahil po sa ginawa niya. Araw-araw, we need to be reminded to go back to the cross every single day. Alam niyo po ang pinaka-healthy na Kristiyano? Yung health po natin nakasalalay dun sa gano'n natin kalalim, no? Nauunawaan ang gospel. Ang ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin. The cross and the resurrection stands as the central message of Scripture. Praise God po sa mga favorite verses niyo, no? Pero sa totoo lang po, ito yung sentro ng Biblia na makakapagpabago po sa mga buhay natin. And we see God most clearly. Sino po dito gusto mo pa lalo makilala ang Panginoon? I wanna tell you na wala naman pong kailangan new teachings, new doctrines, no? Now, all you have to under, this is all we really need to know. God, we can see God most clearly through the lens of the cross and His resurrection. Na kahit po tayo mga followers na ni Jesus Christ, matagal na nakakilala sa Panginoon, kailangan nare-remind nito araw-araw sa gospel na pinapaniwalaan po natin, tinatayuan natin, at dahilan ng buhay natin ngayon. Amen? The gospel is God's perfect cure to a world afflicted with a disease that appears to be terminal. And that's religion. And Jesus is the sick world's remedy. Si Jesus lang po ang lunas para lumaya tayo sa lahat ng pabigat, para ma-strip off po yung entitlement, yung pride, legalism, amen, hypocritical, amen. Sabi po ni Spurgeon, the most important daily habit we can possess is to remind ourselves of the gospel. Every single day. Kaya naman po, Paul wrote this letter to the Christians in Galatia to passionately remind them that Christianity is about belief, not behavior. What you believe is much more important than how you act. Number one po, believe in Him, not behave for Him. Ito po yung gusto ng Panginoon, no? You believe in Him. Ito po yung requirement talaga. Faith, believe in Him, not behave for Him. Galatians 2:4-5, sabi po dito, even that question came up only because of some so-called believers there, false ones, really, who were secretly brought in. They sneaked in to spy on us and take away the freedom we have in Christ. Amen? They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish religions, regulations. But we refused to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel message for you. So in the case of Galatian Christians po, they believed that they needed to be better rule followers. Kailangan mas tumindi pa tayong maging followers ng mga rules and regulations. Specifically po, ganito po yung nangyari that time. They needed to act more Jewish. Akala po nila, dahil sa naranasan namin ngayon, o bagong buhay, kailangan naming mag-act ng more Jewish and be circumcised. Follow natin yung law, no? May mga so-called Christians po noon na dinadala yung mga tao sa law. At nagkaroon po ng most controversial debate that time na yung mga non-Jewish ba? Okay, so yung gospel po para sa mga Jews, di ba? And then may mga Gentiles. Ngayon, sabi ng Panginoon, walang clean and unclean. Ibahagi nyo pa yung magandang balita sa mga Gentiles. So may mga non-Jews po na syempre hindi circumcised, hindi po nagfa-follow dun sa mga rules and regulations. Nakakasunod po ba tayo? So ang debate po that time na ito bang non-Jewish Christians, kailangan ba nilang i-follow yung Jewish requirements God gave to Moses? Ano po ba yung requirements na yon? Kailangan ceremonially clean ka. May mga clean laws. So, may mga pagkain na bawal kainin. Meron mga don't touch dead things. Huwag kang lumapit sa mga may sakit. O kaya naman, lahat ng mga nakatouch ng meron may sakit, huwag ka lalapit. Ang dami po. For thousands of years, this was the only way someone could have a relationship with God. By following the 613 rules. Imagine po, thousands of years, ang bigat, pagod ang mga tao para lang makalapit sa Panginoon, pero wala ni isa. Ang nape-perfect po yun. Because the law reveals to us how sinful we are. Nire-reveal lang po ng law sa atin kung gaano tayo kahina at hindi natin kaya on our own. That we need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas sa ating mga sarili. And Jesus came. And Jesus changed everything. Amen? The requirement of the laws had passed.
Jesus thought that your behavior doesn't make you clean or unclean. If you want a relationship with God, there was only one requirement: faith in Jesus. Faith in Jesus. And faith in Christ fulfills the law by placing it in our hearts. Right now po, no? Kaya natin mahal ang Panginoon so that we obey out of love and gratitude for what Jesus did for us. Dahil sa gospel, sa cross, no, naiintindihan na po natin ngayon na meron na tayong relasyon sa Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa na natin, hindi na obligasyon, hindi na requirement. It's out of love and gratitude. Amen? The law requires, but grace enables. Amen? Ang grace po, hindi license yan para abusuhin natin si Lord. It is the power to do what pleases Him. Again, grace is the power to do His will. Amen? And people who abuse grace do not understand that grace is a person and His name is Jesus. It's easy to abuse a concept or a principle or an idea. But when we understand that grace is not a concept, grace is not an idea or a principle, but a person, we change. Kasi napakahirap naman po saktan ng Panginoon sa sobrang pag-ibig niya sa atin. It's much harder to hurt a person. Kapag ka alam mo, sobrang mahal ka ng Panginoon, ayaw mo na siyang saktan. Amen. So may imagine ko lang po ngayon yung struggle ni Peter. Si Peter po kasi his whole life, he was taught to follow the rules. Mula bata pa po siya, napaka-strict, no? Na talagang bawal to. Dapat ganito, dapat ganyan. Na-imagine ko po yung struggle ni Peter nung sinabi sa kanya ni Jesus na, I want you to believe in me, not behave for me. So, meron pong isang story dun sa Galatians na, okay, sabi ni Lord, lahat, welcome mo lang, clean or unclean. And then isang araw po, sinamahan ni Peter yung mga Gentiles na dati hindi naman po nila sinasamahan kasi mabababang klaseng tao yung mga yan, may rangko po sa kanila, no? So, sinamahan niya. Pero nung dumating po yung mga Jews na pinipilit na i-require yung mga laws, hindi na po niya sinamahan. So, sabi niya, oo nga, hindi tayo magkaka-level, mga ganyan. Kaya nga po, sabi dun, hypocrisy daw po yun eh, no? Sabi sa Bible. Okay? So, and I believe po that Peter's struggle is common for many of us raised in religious homes. Sino po dito yung lumaki ka na talaga napaka-religyoso, bawal to, bawal yan. Sometimes tradition makes it harder to embrace the truth, di po ba? Dinadala natin yung relihiyon na nakasanayan po natin dun sa relasyon dapat sa Panginoon. Nasanay tayo na may pinapatunayan eh. Nasanay tayo na may inaabot eh. Nasanay tayo na obligasyon eh. Sanay tayo na requirements eh. This is one of the reasons why we need to hear the gospel message over and over again. Not just when we first saved. Like Peter, we're hypocritical po because we forget the gospel. Nakalimutan ni Peter yung gospel. Nakalimutan ni Peter na kahit siya hindi naman siya deserving at habag lang ng Panginoon kung bakit nandun siya. When we forget that we are saved by grace alone, alam niyo po, we become legalistic. When we forget the gospel, we become prideful. Kaya po tayo nakakapagmayabang sarap ng Panginoon kasi hindi natin naintindihan kung gaano po tayo, no, karupok at kung gaano po korap ang mga buhay natin at niligtas lang, pinagpapala lang po tayo ng Panginoon kaya tayo buhay ngayon. Amen. When we forget about the gospel, we become insecure and hypocritical. Amen. We condemn ourselves. Pagka nagkamali tayo, napakalala natin sa sarili na, napakalupit natin sa sarili natin, hindi natin mapatawad ang sarili natin. And others, for certain behaviors, no, sometimes we rank people right away when we forget that we are all sinners who need mercy and grace. Amen? Is there a rank in your head? Do we rank people in our minds? Sabi po sa Mark 2:13 to 17, then Jesus went out to the lake shore again and taught the crowds that were coming to him. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at his tax collector's booth. Nilapitan po ni Jesus yung tax collector. Tax collectors were hated in biblical times po. No one wants to be with them. Okay? Wala pong lumalapit sa kanila. Tinuturing po sila na talagang, nagbetrayan sa atin. Makasalanan yung mga yan, madumi yung mga yan. Sabi po ni Jesus sa kanya, follow me and be my disciple. Halika dito, sumali ka sa mga pinakamalalapit sa akin. Amen. Jesus said to him, so Levi got up and followed him. Nagulat po siguro si Levi, no? Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as guest, as dinner guest, along with many tax collectors. Napapalibutan na po si Jesus ng mga sinful people and other disreputable sinners. There were many people of this kind among Jesus' followers. But when the teachers of religious law, who were Pharisees, saw him eating with tax collectors and other sinners, they asked his disciples, why does he eat with such scum? When Jesus heard this, he told them,
Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. May dalawa lang pong klase ng tao. Those who think they're good and those who know they're not. Amen. Yung tingin nila, okay ako. At yung alam nila, na hindi, hindi ako okay. Nowhere in the Bible po, wala po tayong makikita sa Bible, do we find God labeling different levels of sins na, ay, mas mataas ang langit nito, mas holy to, mas humble to, mas, wala pong ganun eh. God doesn't share our rating system. Sa totoo lang po, tayo lang yung may ranking. Tayo lang yung nagbe-base sa behavior. To Him, all sin is equal. Kay Lord po, pantay-pantay lang, all sinners are lovable. Amen? Even the worst. Yes, He hates sin, but He loves sinners. Amen? Sa mata po ni Lord, pantay-pantay lang po tayo. Walang mas magaling pinaka, mas malalim, mas mpali. Sa mata po ni Lord, pantay-pantay lang po tayo. Amen? There's no point of judging. There's no point of comparing or looking down to others. No, I'm better than you, holier than you. Apart from the grace of God po, wala naman po talaga tayo mapagmamalaki. Amen? Wala po tayo pinagkaiba sa tax collectors noon, sa mga adulterers. Kung nirank po tayo ni Lord, walang qualified, walang saved, walang blessed. May pag-asa lang po tayong lahat kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen! Sino po nagpapasalamat na hindi nangunguwenta si Lord sa mga mali natin? Amen? Na hindi ito paayusan ng behavior? Madalas po tayo lang nagbibigay ng rank na dapat ganito ako eh. Dapat, I'm not worthy to come to God. Hindi, dapat magpakabait muna ako. Magbago muna ako. Linisin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit kay Lord. Paano mo lilinisin ang sarili mo? Kaya ka nga lalapit kasi hindi mo kayang ayusin yung buhay mo eh. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Ang dami pong nagsasabi, I'm not ready to go to church yet. Ayusin ko muna yung sarili ko. The message of the Bible is not you're supposed to clean up your life before coming to God. Amen? Kaya ka lalapit kasi hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Kahit anong gawin mo, subukan mo, hindi uubra yan. Ang kailangan mo ang Panginoon. Amen? Amen. And this good news tells us how God makes us right in His sight. Paano ba naitatama ang relasyon natin sa Panginoon? Sabi po dito, this is accomplished by faith from start to finish. Okay? Sabi po sa Romans 1:17, it is through faith that a righteous person has life. Ano pong ibig sabihin niyan? Na in the eyes of God, dahil naniwala ka lang sa Kanya, in the eyes of God, you're okay. Ayos na kayo. Tumuwid na. Naging tama na yung relasyon mo sa Panginoon. Many people think, I'm not okay. I need to strive to be okay. I'm not enough. I'm not good. Na para bang may standard na kailangan nating i-meet, di ba? But the truth is, gusto ko pong sabihin sa inyo yung katotohanan. Okay lang po ba? The truth is, you're not enough. And that's okay, because Jesus is. Amen? Hindi mo kailangan maging enough. Hindi po ganun eh. When did God said He was pleased with Jesus? Naalala niyo po ba no, kailan sinabi ng Panginoon kay Jesus na, nakakatuwa ka na, nalulugod talaga ako sa'yo. Talaga, I'm pleased, napipleased siya sa kay Jesus Christ. Nung po bang sa cross po ba? Hindi. Nung first miracle po ba? Hindi rin. Nung tapos na ba lahat na buhay siya muli, hindi rin po. In the baptism. Amen. Nung wala pa po siyang ginagawa, wala pa siyang napapatunayan, sabi ni God, this is my dearly loved son, whom I am well pleased. Amen. I want to remind you that Jesus loves you. He will never condemn you or judge you. In fact, when God looks at you, there's so much love and compassion. When God looks at you, He sees the perfect daughter, perfect son, perfect mother, dad, leader, minister, because of Jesus Christ. Amen. Alam niyo po, si Jesus was obsessed with showing mercy to those who least deserved it. He was passionate about giving hope to the hopeless people. He was committed to showing grace to the worst of sinners. And if we are honest, that includes you and me. Kasama po tayo dyan. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, I am here to find and help lost people. That's why I've come. So yung mga Pharisees po thought that the Messiah was only coming for the chosen few, for the holy few, for the religious few. No, Jesus came for the broken, the bad, the disappointing, the stuck, amen, the deceived, the lost, the hurting, at tayo po yun. Amen? That's why you must sit daily long enough at the cross
that your own heart is cut and humbled, na tayo po mismo na bababa, na humble dun sa ginawa ng Panginoon, wounded and bruised, healed and lifted, na wala man po tayong karapatan, lakas ng loob na magmata ng tao, or isipin na mas magaling, mas angat tayo sa iba, maere tayo sa katawan. Amen. One thing everyone has in common is that we all need help. Yun lang po yung pagkakapare-pareho natin. Kailangan natin ng tulong. And we need to be very honest every day that we are all sinners and we need Jesus. Amen? Balik po tayo sa kwento. So Paul confronted Peter. Praise God for Paul. Kinonfront po niya. Sabi po ni Paul, I want you to remember, pinaalala po niya, remember that no person is clean or unclean based on their behavior, but rather solely based on their faith in Jesus Christ. Amen? So, may tinatawag po na justification and sanctification. Pag sinabi pong justification, this happens instantly when you believe God, when you believe the gospel. Lahat po nang naniniwala sa gospel, magtaas ng kamay, justified na po kayo. Ang ibig sabihin, once you put your faith in Jesus, God doesn't see your sins or hold your sins against you because Jesus' blood covers it. Okay? Sa madaling salita po, just if I had never sinned. Ganun po yung ginawa ni Jesus sa atin. Ganun po ka-powerful, supernatural, miraculous. Amen? Naniwala ka sa Kanya, lininis ka niya, siya na yung nakikita ng Ama sa'yo, kaya sa mata ng Panginoon, you're holy and blameless. Wow, grabe po, no? Pero alam nating lahat na nakakagawa pa rin po tayo ng kamalian. Tama po ba? Amen? We all of us, no, nakaka-commit pa rin po ng sin. We all do. Amen? Does that mean you need to be justified again? No. That's where sanctification comes in. Dito po pumapasok yung sanctification. It is the process of becoming more like Jesus. Napakadali pong i-assume na after becoming Christian, your job is to do better. Akala po natin, nung naging Kristiyano tayo, kailangan lalo pa akong lumalim, tumindi. Yung lumalim po na negative, okay? Na do better. It's my job. Trabahuin ko to. Naranasan ko. But it's not. Your job is to trust in the Son of God. Yun po yung trabaho lang natin. Magtiwala sa Panginoon. And as you do, you are being sanctified. Amen? The motivation makes all the difference po, no? Ngayon, you don't try to be a good person so that God will love you. But rather, God loved you and gave Himself for you. Kaya naman po, yun na yung response mo. Ang mahalin din siya at sundin siya. Kaya lang po, number two, stop trying and start trusting. Amen? Start trusting. Galatians 2. Sabi po dito, rather, I am a sinner if I rebuild the old system of law I already tore down. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live freely for God. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, sanctification, who loved me and gave Himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. So stop trying to earn God's love and trust that God loves you. Amen? Stop trying to accomplish things on your own strength and start trusting God's grace in your life. Stop trying to prove yourself and trust God that you are accepted. Amen? Stop trying to control everything and trust the goodness of God. Stop trusting yourself and put your trust in God. Dahil who or what you trust will shape how we live. Amen? Sino po dito ang minsan nag-worry ka? Worry. Di ba pag nag-worry, parang natitinag, nasi-shake, parang ganun po yung feeling, no? Alam niyo po bakit tayo nag-worry? Kasi nakasandal tayo sa isang bagay o isang tao na pwede mag-fail. Kaya po tayo nag-worry. Ang pinagkakatiwalaan po natin yung bank account natin. Yan nga, mag-worry po talaga tayo kasi pwede mag-fail yan eh. No? Pinagkakatiwalaan po natin pera or tao o lagi ang mga sarili natin. Amen? Tayo yung savior-savioran ng buhay natin. Pinagkakatiwalaan natin, talino natin, diskarte natin, lakas natin. At lahat po yan pwede mag-fail. Pwede hindi makapag-deliver kaya tayo nag-worry. Amen? Ang kailangan po natin gawin ay tanggalin yung tiwala natin sa sarili natin at sa mga bagay na to at ilagay ang tiwala natin sa Panginoon na hindi mag-fail, hindi ma-shake o matitinag. Amen? What we need to understand when we worry is that God loves us so much.
Oo nga. At yung truth na yun, hindi po masishake. Mahal ka ng Panginoon, kaya papayapa ka. That you will never be separated from His love, kaya papayapa ka. That you are totally forgiven, kaya papayapa ka. Amen. You are richly blessed, kaya papayapa ka. Amen. Are you worried? Pressured? Stressed? Panicking? Frantic? Ang tanong po, ikaw ba yung nagbubuhat ng lahat? Na para bang dadala-dala mo ang lahat, nakasalalay sa yung lahat, ang tawag po dyan, savior complex, no? No? Do you have to prove it or make it work? Are you tired? Sino po bang gagawa niyan? Ikaw o si Jesus? So let Him do it for you. Ibigay mo yung tiwala mo, pati lahat ng yung iniisip mo sa Panginoon. I wanna tell you that God will not fall flat. Amen? He will not lose control. Meron po tayong lahat ng rason to walk with confidence and security because God is with us. The Almighty God is with us. He's not just there to watch us na nahihirapan. Kung nahihirapan po ba tayo, anong gagawin niya? Manunood lang po ba siya? No, He is there to help us. Amen? He's not a cheerleader out on the bleachers while you're fighting on the arena. Hindi po ganun ang Panginoon. Kaya sabi po sa Hebrews 13:5, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper. I will have no fear. What can mere people do to me? Alam niyo po, magkakaayos po yung family mo because God is the God of family. Magbabago po yung mga anak mo dahil yung Holy Spirit na naglalagay ng conviction, no, repentance, restoration, and change. Magiging successful po yung business mo because of the favor of God. Amen. Is the business on you? Sa balikat mo ba? Amen. Is the event on you? A family on you? You're not supposed to carry it. Amen. Amen. Give the burden to God. Dahil siya po yung Savior. Okay? Or else that burden will crush you, destroy your joy, take your eyes off of God. Amen. Don't worry because God is for you. Don't be afraid because God is with you. Alam niyo po, sa isang taong may Savior complex, nahihirapan po siyang stand still and watch the Lord rescue you today. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sa isang tao pong merong Savior, hindi ko kaya mag-stand still. Kailangan may gawin ako. Ayusin ko to. Kukontrolin ko mga bagay-bagay. Meron akong plan A to Z. Pag di nag-work to, ito naman. Ganun po eh, no? And sa isang tao po na talagang nagtitiwala sa kanyang performance pagka nagkamali yan, grabe po, pinaparusahan ng sarili. No, napatawad na siya ng Panginoon, sarili niya hindi pa rin niya napatawad. Amen, hindi po niya matanggap yung weaknesses niya that you are not error-free. Hindi ka perfect. Amen? Sa mga tao po, kahit po sa mga disciples dito, no, hindi po tayo magpapabago sa kanila, si Jesus. Ang role po natin, mahalin lang sila, not to fix them. Amen? Tignan niyo po yung kaliwang kamay niyo. Yung kanang kamay. Ayan, may butas po ba? Wala, hindi ikaw si Jesus. Amen? Hindi ikaw ang Savior. Amen po? Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Number 3 po, rely on what Jesus did, not on what you do. Growing up po, di po ba nasanay po tayo na pinaghihirapan yung mga bagay-bagay? We learned that hard work pays off and that if we want something in life, we have to put in the effort. Di po ba? We receive a reward for the things that we accomplish. We get a paycheck when you work, you get good grades when you do well in school. If you practice a sport or hobby, you get better and receive praises, no? We all learn this, and it is what we teach our children. The world we live in reinforces the idea when we work hard, we get rewarded or receive praise. And eventually, ang nakakalungkot po dito, we believe that about our relationship with Jesus Christ. Akala po natin, pagdating sa Panginoon, ganun pa rin ang kalakaran. Ganun pa rin po yung pamamaraan niya. If we want to achieve righteousness or receive blessing or miracle, feeling po natin, it must be up to us to put in the effort. Ano kayang kailangan kong gawin? O kaya pag na-bless ka, ano kayang ginawa ko? Ba't ako na-bless? Di po ba? Amen? Before we know it, we are working to please the Lord and forgetting that we could never be good enough. Nakakalimutan natin na our righteousness is not based on human effort, but by faith alone. Our faith in Jesus saves us. Our faith in Him that changes us. Amen? Last verse po, sabi po sa Galatians, and second to the last. Galatians 5:1, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free. And don't get tied up again in slavery to the law.
pinalaya na po tayo ng Panginoon, no? Para makapamuhay po tayo. Malaya na, na mabubuhay para sa Kanya. He's not looking for performers. He's looking for believers. And He's not after good works, what we can do, what can we can contribute, what we can give to Him. What makes Jesus smile? Sa tingin niyo po, ano nakakapagpasaya sa Panginoon? Faith or performance? Faith. It is impossible to please God without faith. Amen? What makes us righteous? Faith or performance? Faith. Amen? Dahil ba nag-fasting ka? 7 days kang hindi kumakain ng breakfast, lunch, dinner? Kaya kayo be-blessed ni Lord? Dahil ba in-offer mo half of your salary to the in the church? Dahil ba we commit long hours of prayer? Alam niyo po, magaganda po lahat yan. Gawin niyo po, no, kung talaga mahal niyo si Lord. At gusto niyong pinapagawa niyo sa inyo yun. There's nothing wrong about that. But why are we doing what we're doing? Why are we doing what we're doing? Do we do it with the right spirit? By faith or performance? Do we do it because we love God or we want to please people? Ang tao po, matutuwa yan because man looks at outward appearance, but God looks on the heart. Amen? Why does God find what we do for Him acceptable? Alam niyo po ba kung bakit natutuwa si Lord sa mga ginagawa natin? Panalangin, pagbasa ng Bible, yan, pag-church. Alam niyo po ba bakit kinakatuwa ng Panginoon yan? God doesn't accept our service because it is perfectly pure or holy. It never is. Kaya wala po tayong mapagmamalaki. Yet, God does accept it and God does accept us through Jesus Christ, through His death for us. Kaya po tayo nakakalapit at tinatanggap lahat yan. Minus Jesus Christ, walang kwenta po lahat ng ginagawa natin. Kung wala po si Jesus sa picture, lahat ng yan, sabi po ni Paul, tae lang. Pasahan lang po, hindi natin may pagmamalaki. Amen? Spiritual disciplines do not earn us God's love. Hindi po dahil ginagawa mo ito, mas mahal ka na ng Panginoon. Hindi, ganito po yung ginagawa ng spiritual disciplines. They help us position our hearts to experience the fullness of what He has freely offered through His Son. Na dahil po sa mga bagay na to, mas nauunawaan natin yung habag, yung grasya, yung kabutihan, yung kabanalan, yung kapangyarihan ng Panginoon. You pray because you believe God not to be more spiritual. Amen. You fast to know God more, not to earn blessings. You read the Bible because you love God, hindi para makaredeem ng points, ng gadget. Amen. We attend church because we honor God and He is important to us, not because of the papirma, ng reflection. Amen. And attendance. We do it by faith. Lahat ng ginagawa natin, pagtas na kamay, pag-awit, pananalangin, may dahilan po yan. We do it by faith. Amen. Hindi po yung Lord, gagawin ko to. Lord, susunod ako, papakabait ako. Bigay mo to sa akin, Lord. Gawin mo to sa akin. Na para bang tinitwist po natin yung arms ni Lord, no? Napa-feeling naman natin, napakalakas natin para gawin yun. At the same time po, akala natin, ganun po ba yung tingin natin sa Panginoon na kailangan pa natin siyang... Kailangan pa nating pilitin para pagpalain tayo. Hindi naman po ganun si Lord. He is good. I mean, mas mabuti kaysa sa nasa isip mo. Malayo po kaysa sa nasa isip mo. Higit siyang mabuti kaysa sa nalalaman po natin. Amen? And He will provide all your needs. Why? Because, not because of what you do, not because of you did this, you did that. Hindi po, but because He loves you. And because He's just good. Amen? Last verse po, Galatians 3:6. And Abram believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Abram wasn't righteous because he tried really hard. He was counted as righteous because of his faith. And the same is true for the Galatians, for you and for me. We receive the blessings not because of something we did, but because of what Jesus did. Lahat po na na-enjoy mo ngayon, gusto ko lang po kayong palalahanan na lahat yan dahil kay Kristo. Amen. It's not what you do that brings you into right standing with God, but what you believe that Jesus has done for you. Sobrang mahal po tayo ng Panginoon dahil ama natin siya, mga anak niya tayo, at binigyan po niya tayo ng inheritance. Imagine, makasalanan po tayo, pero sobrang pag-ibig niya sa atin, pinadala niya si Kristo para mamatay sa krus at iligtas po tayo sa kasalanan natin. At hindi lang po yun. Hindi lang tayo basta malaya ngayon, pupunta pa tayo sa langit. Amen? And our future is secure. And God's feelings about you are unswayed. Hindi po magbabago yan. That's why every day, find ways to remind yourself that God loves you at your best and at your worst. Amen? And your blessings, miracles, inheritance is not based on what you do. It's based on what Jesus did. Amen? You cannot mess it up. Wala kang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin para magbago yun. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Let's all stand.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And right now po ang dalangin ko, bawat isa sa atin, strip off po ni Lord, no, yung spiritual dyslexia. Kung may mga akala po natin, Lord, akala ko ganito, ganito pa rin. Obligasyon, activity ka. Kala ko kailangan ko ma-meet lahat ng standard, ng requirements para matuwa ka, bless mo ako. Lord, inaayos ko para. Hindi inaayos ko dahil. We need to examine ourselves to see what state we are in right now. Whether we are just religious or whether we are truly in Christ. Tayo po ba ay nai-enjoy natin ngayon yung relasyon? And out of that relationship, ginagawa natin to dahil sa relationship. O tayo po ba ay nakakulong pa rin, nakakahon pa rin dun sa nakasanayan natin batas, relihiyon, requirements, na ang kalaan po natin sa Panginoon, siya yung malayo, distant God na kailangan kong pagtrabawan para lang pagpalain niya ako. Jesus, we want to encounter you today. Gusto ko naming maranasan ngayon, kahit yung kami po na matatagal na, Panginoon. Lord, I pray for deeper appreciation of the gospel, yung tinapos niyo po para sa amin. Lord, yung sakripisyo po ninyo, binigay mo, Lord, ang buhay mo para iligtas ang katulad ko, Panginoon. Lord, wala po kaming magpagmamalaki sa inyo. Lahat po ay grasya, biyaya, habag mo lamang, Lord God. We give you praise. Pwede po ba nating itaas yung kamay natin right now as a sign of surrender? Let us worship our Lord, our Savior, Jesus Christ. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita. Wala po kaming ibang masabi kundi salamat, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na ang mga buhay namin, Lord, ay maging buhay, Lord, ng puno ng pasasalamat.
Lahat ng gagawin namin mula sa araw na to ay tanda ng pasasalamat, Lord. Pag-ibig, Panginoon, para sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng bagong buhay. Kundi po dahil sa inyo, Lord. Lord, mananatili po kami, nalugmok, Lord God, sa aming nakaraan, Lord, sa kadiliman, Lord God. Thank you, Lord, na nung kailangan na kailangan ka namin, Lord, dumating ka, Lord, sa aming mga buhay, Lord, at niligtas niyo po kami, Lord God. Salamat po, Lord, ibang-iba na, Lord, hindi lang po progress, Lord. Ibang-iba na yung mga buhay namin ngayon. Kami po ngayon ay mga anak mo dahil po sa sakripisyo ng aming Panginoong Jesus na si Kristo. Salamat po, Lord. Salamat po. Gusto ko pong samantalay ng pagkakataon na ito na anyayahan po ang wala pang mga personal na relasyon sa Panginoon. Alam po natin yun eh. No, kung tingin natin kay Lord is a distant God and activity, no event. At alam din natin kung meron na po tayong relasyon sa Panginoon. It's about freedom, about love. You know, it's about the Word of God working in our lives. And right now, kung pagod ka na maging ligaw at gusto mo po na tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at mararanasan po ninyo new life at eternal life. Just pray this simple prayer with us. With all your heart, say, Dear Lord Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Nagpapakumbaba, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, at bigyan ng bagong buhay. Mula sa araw pong ito, gumagawa po ako ng desisyon na tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas, at sinusuko ko po ang buong buhay ko sa iyo. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mula sa araw na to, mamahalin ko po kayo. Sasambahin ko po kayo. Susunod po ako sa inyo. At paglilingkuran ko po kayo. Sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabing Amen at Amen. Give Him praise. Sige po, yung deserve ng ating Panginoon. Amen. Give your hands po. And just say, I receive. Pwede po ba yung pinakamasaya naman, pinakamagandang ngiti, kahit hindi ko po nakikita? Yung mga mata nyo, makikita ko naman. Ayan, sino po gumaan? Sino po, no? Praise God. It's all about Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and give you peace. The Lord bless you with so much joy in your heart. The Lord bless you with deeper appreciation of the gospel. And the Lord bless you with deeper friendship, deeper relationship with Jesus in the name